So yun guys, ako pala si Mac Dalampines at hello sa mga YouTube subscriber ko dyan. So ito nga po, nakipag-date ako sa babaeng nakilala ko sa dating app. At nakilala ko po siya nung Sabado, February, I think February 23. February 23, 2024, nakilala ko siya. At actually sa dating Facebook dating ko siya na nakausap una. Sag-usap kami na sabi ko sa kanya gusto ko siyang makipag-date. At yun nga, nag-date kami kanina. Nakakapagod kasi galing akong Sibalo, San Jose, putang San Pedro. San Pedro yung bahay ko. Sa San Jose yung parang bayan or banwa. Kung sa Tagalog. Ay, kung sa Hiligay nun, banwa. So, nakalis ako ng San Jose. Alas 2, nakauwi ako dito alas 3. Mga alas 4. And then, nagpahinga muna ako. Mga 4:30. Ako umalis dito. After mga 4:40 ako umalis dito sa Parsonage. So nakarating ako doon mga 5:20 na. So nandoon ako sa may isa sa place na pagkakitaan namin dalawa. Siguro nagantay ako ng mga 10 minutes din naantay ko. Nung nakita ko na siya, so iba-iba na naman tayo eh. Cute siya na babae. At yung height niya siguro andyan sa 5'3 yung height niya. Medyo mataas ako ng konti. Nung nagsama na kami, nagbati muna ako. And then sabi ko, anong gusto mo na nakainin? Mag-batchoy tayo or sabi ko sa kanya pala mag-batchoy kami. O sabi niya sa akin na okay lang din na dito lang tayo. Ambay sa akin. Pero sa napaminsaran ko, naisip ko na parang mas maganda kung mag-batchoy kami. Kasi merong batchoyan doon na maganda yung place. Pwedeng makapag usap ng maganda. Kasi may mga kubo-kubo at para sa akin parang romantic. And then nandoon na kami. Alam mo, minsan meron akong pagka-weird eh. Siguro kung introvert akong tao at minsan tahimik ako at hindi ako masyado nakipag-socialize. Ganyan akong tao. Pero nung doon na, iniwan ko yung pagka-introvert ko. Nakipag-usap ako sa kanya. Nakipag-friend ako sa kanya. But, yung parang amazing dito. Yung huli ko kasing date, June ata, ng nakaraang taon pa. Yung date na dalawahan lang. Yun yung huli kong date. Nung nakaraang taon ng June. Kaya nung nag-uusap kami, minsan parang alam niyo yung may dead air. Parang medyo weird. Pero hindi ko na lang inisip na weird. Parang yung pag-uusap ko parang natural lang. Yan yung parang walang hiya, then parang akala ko yung pakiramdam na parang matagal na kaming magkaibigan. Parang ganun yung approach ko sa kanya. And nandun na kami. Nung kumakain na kami. Nag-share siya ako ng story ko. Siyempre yung una kong yung mga tanong din ako. Sabi ko sa kanya, usapan namin yung love life niya. Ang una kong in-open, yung love life ko, hindi yung love life ko na nakaraang taon lang,
kundi yung love life ko ng ano ng elementary. Sabi ko sa kanya, meron akong crush nung ano nung elementary hanggang high school. Hindi niya ako pinapansin, sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinapansin, so nung grade 7 na kami, meron ko nakita ang ano, styrofoam na kulay pula na hugis heart. Sobrang inis ko, binato ko siya ng ano ng styrofoam na hugis heart na yun. Yun yung kwento ko sa kanya. Tapos nagtanong rin ako sa kanya, kamusta love life mo? Then parang, syempre, naramdaman ko na nag-share-share din siya pero hindi talaga ganun ka-open. And then naiintindihan ko naman kasi syempre hindi pa kami masyadong magkakilala at baka nahihiya pa siya na i-share yung kanyang ano story sa buhay or na about sa love life niya. But yun, okay din naman yung conversation namin. Pero yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, yung learnings ko sa date namin. Kasi isipin nyo, yung huli kong date nung nakarang taon pa, June. So, July, August, September, October, November, December, January, February. 8 months akong walang ka-date. Hindi ako nakipag sabing nakipag-chat sa ibang babae, nakipagligawan, kung saan pa nakipaglandian. Wala. Sa loob ng 8 months na yon, siguro yun din yung pasasalamatan ko kasi sa loob ng 8 months, na-conquer ko yung ano yung siguro yung ano yung feeling baga na alone, yung feeling na alone, yung nais na ano. Na conquer ko na kahit pala mag-isa at walang nobya ay masaya. Yun parang yung achievements ko. Kahit walang nobya, kahit wala kang nobya, kahit wala akong nobya, pwede pala akong maging masaya. Parang yun yung natutunan ko sa loob ng 8 months. At naging thankful ako dahil sa loob ng 8 months, guys, nakatapos ako ng ilang libro na mayroon akong mga libro na natapos. At yun din ang pinapasalamatan ko. Nagpasalamat ako sa mga babae na nag-break ng heart ko. Nag-break kasi nakumasa din ako eh. And then, pero yung isi-share ko sa inyo, yung mga natutunan ko ngayong nakadate ko. Una, be true to yourself. Pwede naman pala makipag-date na yung totoong ikaw, yung wala ka bala na gano, nagpanggap, kundi ikaw talaga, yung makmak talaga. Yung kung sino yung makmak na kasama, yung normal na makmak, yun yung natutunan ko. Medyo, minsan parang nawiwerduhan din ako. Pero, yun sa mga na-learn ko, masaya pala maging totoo. Yun. Pangalawa, be friendly. Yung tipong open ka, na open ka sa kanya, na pagsabi ka ng yung damdamin. Kahit first time pa lang kami nagsama, naging parang yung approach ko sa kanya, ano, matagal na kami nagsama. Yun yung parang normal lang. At yun yung hindi ko nagawa dati. Kasi I try to parang imitate yung ibang lalaki. I try to imitate yung ibang syempre minsan may napapanood tayo yung parang telenovela na ganyan, mga Korean na the moves sa mga movie. Pero ngayon yung kagandahan, kasi pinakita ko talagang kung sino si Makmak at naging friendly ako. Friendly para sa akin, na-express ko yung aking damdamin na at the same time na hindi ko nasasaktan yung aking kausap. Yun, naging friendly ako. Pangatlo, I take a risk. Nag-take ako ng risk.
Alam mo, nung nandun na ako, yung nakaupo na ako, yung inaantay ko siya, maraming pumapasok sa akin na negative eh. Katulad ng, paano kung hindi siya dumating? Paano kung, hindi niya ako siputin? Parang ganun. Pero, yung kagandahan, at the same time, kahit may negatibo, pero may positibo pa rin na pumasok sa aking pag-iisip. Sabi ko sa sarili ko, kahit di siya dumating, walang kakulangan, wala akong kakulangan sa sarili ko. Kahit di siya dumating, si Mac ay si Mac pa rin. Kumpleto pa rin ako. Kahit wala akong nobya, kumpleto pa rin ako. Si Mac ay si Mac pa rin. At yun yung hindi ko naisip dati. Naakala ko, yung kasiyahan ay pwedeng makuha lang doon sa ibang tao o doon sa babae na imimit ko. Ngayon, yung kasiyahan pala, dito yan eh, nanggagaling talaga sa sarili. Hindi yan nanggagaling sa ibang tao, kundi ang kasiyahan nanggagaling sa sarili. At dahil doon, yung kagandahan din ay nag-take ako ng risk. Kahit na 50-50, posibleng hindi siya pumunta, posibleng pupunta siya, ang kagandahan, nag-take a risk ako. So yun guys, yung tatlo kong natutunan, kung kayo po ay makipag-date, maging totoo sa sarili, maging friendly, and take a risk. Bye-bye! God bless!